Matapos nga po ang masakit na pagkatalo sa kamay ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue by a third round knockout, ang ating kababayan noong June 2021 ay muling bumalik ng mas malakas at nakapagtala pa nga ng tatlong magkakasunod na panalo. At ang pinakalatest fight nga ng ating kababayan ay nito lamang December 8, 2023 na naganap sa British Territory, Lion Center, Georgetown, Cayman Island. Ang tubong pili Camarines Sur ang tinaguri ang hot and spicy ng Philippine boxing. Ito'y walang iba kundi si Michael Dasmariñas na may kartadang 33 panalo. 22 dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 talo at 2 tabla. Nakasagupan ng Pinoy sa bakbakang ito ang tinaguri ang El Bufalo ng bansang Panama na si George Sanchez na may kartadang 19 na panalo, 10 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 7 talo. Sa laban nga na ito mga idol, ipinakita ng Pinoy na hindi porket dayo ay dehado. Ipinakita ng ating kababayan na si Michael Dasmariñas ang bagsik ng Pinoy pagdating sa ibabaw ng lona. Kaya naman, ating silipin mga idol ang video ng kanilang bakbakan nito lamang December 8. One or two little signs early in the second round that Dasmariñas, who composed himself, if you remember, when he went back to his corner, has now totally tuned in to the fight zone itself. Live here on Fight Zone. And he's starting to make the class show. Roared on by this raucous Filipino support here tonight. This is like being in Manila and a big title fight. Dasmariñas gets to work. I felt it had to happen. Suddenly he starts to back Sanchez up. Sanchez might pay for all the early energy expended here. There was menace in a lot of those punches thrown by Dasmariñas, and they're quite chilling. They're hurtful punches, very well executed, and suddenly there's not a lot coming back. Dasmariñas shifting the plot line immediately in this second round in very impressive fashion. As if to say, well done, Sonny, but don't mess with me. This is a home away from home for me. And I see the nod of the head there by Sanchez. Great shot. There's a bit of blood around as well. Yeah. A result of all those punches, and credit to him for taking all of them, but they aren't doing him any favors. They're not doing him any favors. You're quite right to say that, Russell. Calm and efficient, but suddenly cutting in every sense. Dasmariñas. Double left hook, if you please. Yes, Sanchez is an easy target, but the thrilling accuracy of some of this work in the second round is taking one's breath away here. Crowd are absolutely loving this. Look good all around the hall here. Sanchez for once goes back onto the ropes. Dasmariñas might be tempted to go for it here a little bit. Sanchez is in a bit of trouble for me. And he did just the right thing in getting out of that corner. Good work from Sanchez again. Dasmariñas is throwing the eye-catching shots. But Sanchez is refusing to allow Dasmariñas to think he's made a big breakthrough. Talk about hands of stone, Roberto Duran from Panama. This kid has got a heart of absolute granite. It just will not break off. He got into his flow in this round because of the two halts in the action. And Sanchez immediately starts to put the head in where that cut is. I try to put a bit of panic into the mind of Dasmariñas. As experienced as he is, he shouldn't be panicked, but you never know. It's worth a try if you're Sanchez. And more of a premium than ever in this really good fight tonight for Dasmariñas to keep on boxing. Back in right, and again. And yet again, Sanchez is just walking through it. Dasmariñas is coming on strong. And for once, Sanchez doesn't look so strong. And he's static.
back on the rope. Jonathan Batch is taking it close and look, it's a brilliant stoppage from the referee. A brilliant victory for Michael Desmarinas. Bago matapos, ang video natin ngayon mga idol, narito nga pala ang fight analysis ng laban ng Naoya Inoue at Marlon Tapales sa December 26, 2023 para sa Undisputed Championship Battle. He's been the monster all week long, very serious. Now he brings out that million-dollar smile. What does it feel like to do that to another person, to see them crumble to the ground with a body shot? Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting lumalapit ang itinakdang araw para sa isang malaking laban na kakaharapin ng ating kababayan. Ito'y labanan para sa apat na pandaigdigang titulo. Sa pagitan ni Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales kontra nga po kay Unified WBO at WBC Super Bantamweight World Champion ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ito'y para sa Undisputed Super Bantamweight World Title Fight. Magagawa nga bang muli ni Naoya Inoue sa pangalawang pagkakataon na maging undisputed sa bagong division? Marami mang mga Pinoy boxing fans ang hindi naniniwala na hindi kakayanin ni Marlon Tapales ang lakas ng tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit huwag nating kalimutan na dumadaloy ang dugong mandirigmang Pinoy sa katawan ng ating pambato. Dagdagan mo pa ng determinasyon at puspusang paghahanda para sa papalapit na laban. Hindi imposibleng makamit at maging kauna-unahang undisputed champion na Pilipinong boksingero sa kasaysayan ng boxing sa Pilipinas. Naultimo ang ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, bagamat naging 8th Division World Champion, ay hindi nagawang maging undisputed sa kanyang henerasyon. Kaya naman, isang malaking karangalan ang maibibigay ni Marlon Tapales sa ating bansa kapag napagtagumpayan niyang manalo at tuldukan ang patuloy na pag-usbong ng karera ni Naoya Inoue sa boxing at maging kauna-unahang Pinoy na maging undisputed champion. Sa kabila ng usap-usapang dehado, wala ang sino man ang pwedeng makasira sa determinasyon at puso ng isang Pinoy na mandirigma para maipanalo ang malaking laban. Sa kasalukuyan, si Naoya Inoue ay may ibinabanderang undefeated record na 25 panalo, 22 dito ay talaga namang tinapos sa brutal na knockout o may 88% knockout percentage. Samantalang ang ating kababayan na si Marlon Tapales ay may kartadang 37 panalo at 19 dito ay tinapos nito sa pamamagitan ng knockout at 3 talo o may 51% knockout percentage. Isang veteranong boksingero kung may tuturing itong si Marlon Tapales. Dahil 15 taon sa professional boxing ay isang malaking advantage kontra kay Naoya Inoue. Nauna ng 4 taon at 2 buwan si Tapales nang pasukin ito ang professional boxing noong 2008. Samantalang taong 2012 naman nang pumasok sa pro si Naoya Inoue. Pero hindi nga po matatawaran ang patuloy na pag-usbong ng karera ni Naoya Inoue sa boxing. Lalo na't hindi basta-basta ang mga kalidad ng mga boksingerong tinalo nito. Pagdating naman sa total number of rounds, si Marlon Tapales ay kumubra na ng total of 258 rounds kumpara sa 146 pa lang ni Naoya Inoue. Kung tail of the tape naman ang pag-uusapan, mas mataas ng kapiraso si Naoya Inoue na may taas na 5'5 kumpara sa 5'4 ni Tapales. Mas mahaba lang din naman ng mahigit kalahating pulgada ang reach ni Inoue na pumalo sa 68.1 inches ayon sa Box.live kumpara sa 67.5 inches reach ni Tapales. Base sa mga numerong ito mga idol, hindi na nakakapagtaka na pumabor ang mga sports bookies sa Japanese Monster. Lalo na't pinatunayan pa nito na siya ang pound for pound king nang talunin niya kamakailan lang ang kampiyon na si Stephen Fulton. Sa ngayon ay wala pa naman pong inilalabas na chance of winning percentage ng 2 boksingero. Dehado man tayo sa mata ng ilang mga boxing fans at sports analyst sa laban ng ito, tiwala naman ako na buhay
ang determinasyon ng ating kababayan para maipanalo ang labang ito at para maging kauna-unahang Pilipinong boksingero na maging undisputed champion ng Super Bantamweight Division. Narito ang ilang highlights ng laban nila na Oya Inoue at Marlon Tapales. Pakicomment ang inyong prediksyon at opinion, mga idol. Maraming salamat po. Yeah, the first time I've seen Michael Dolly.
position and the angle that he gets on the opponent. It's the first time we've seen it. He went down. So Latino, ooh, left hand there, a good one. He's heavy handed, so there's a lot of respect for the power of Tapalas. Finally, we're seeing jabs. Two sharp jabs by Tapalas. Both of them landed. There's some more jabs right there. Oh, speaking of one punch, he's in control of the momentum of this fight. He's in control right now. Like shots like that, clean left hands followed by a right hand. Oh, big left hand start to the fight for the Philippine, but Akpadalia with Tapalas still landing punches like that. Tapalas. Yeah, I think one of these guys. Success. He's still going to try to hurt Akpadalia. Doing right now, Akpadalia. Credit to Tapalas. Oh, there's a left from Smart. Savvy fighter and a champion like Akpadalia.